Walang patid ang kwentuhan ni na Cyril, Rezus at Nice, mga grade 12 student sa Filimon Tilizan Senior High School sa Navotas. Ngayon lang ulit nagkita ang magkakaibigan matapos ang halos 2 taong purong distance learning. Titingnan na namin mga ugali ng mga kalokohan namin sa Messenger, madadala na rin namin dito. Kwento naman ng ibang estudyante, mahalagang maranasan nila o maging hands-on sila dahil tutuntong na sila sa kolehiyo. Since med field po yung yung sa college, yung mga ano po, yung mga sa lab, yung ano po, mahalaga po sa akin. So para po may alam na rin po ako. Para hindi na rin po tayo ma-culture shock. Ngayon, may laptop, microphone at hygiene kit ang bawat desk. May whiteboard at TV screen para sa mga aralin. At pwedeng maglakad-lakad ang guro sa classroom habang nagtuturo. Dati, halos parang ayaw natin yung ganitong klaseng setup ng pagtuturo, no? Pero nung nag online class, may mas hindi pa pala tayo gusto, no? Which is 'yun, okay? Kapag parang mas ngayon mas ipa-precious natin, mas papalaga natin yung face-to-face class. Sa bagong Silangan Elementary School, Quezon City, naiyak ang isang guro nang makita ang saya ng mga estudyanteng nakabalik sa loob ng paaralan. Ang saya namin dahil matututo na kami. So, ibig sabihin, may ilan sa kanila na hindi ganon yung pagkatuto sa loob ng bahay. Iba talaga dito sa paaralan. May ilang pagsubok namang kinaharap ang paaralan, gaya ng hiling nilang lapel mic para mas magkarinigan sa klase. Panawagang mailipat sa ibang lugar ang vaccination site sa eskwelahan para hindi ito makaabala sa klase. Ayon sa DepEd, layon ng pilot test na makita ang mga dapat gawin sa edukasyon sa new normal. Kaya naman sabay itong ginagawa sa rural at urban setting. Ikinatuwa naman ni Pangulong Duterte ang unti-unting pagbubukas ng mga paaralan sa rehiyon. Do not be dismayed kung hindi sa inyo muna because these are all experimental and pilot projects. Doon muna titignan natin kasi nandoon lahat yung resources ng government and yung mga official nandoon at makita kaagad that they can keep posted on what is happening. Halos 300 paaralan sa buong bansa ang nag-pilot face-to-face classes na inaasahang madaragdagan pa sa expansion phase pagsapit ng Enero. Ara Perez, ABS-CBN News.